morning. Alright mga brother. Wow. Please. Pakita ko sa inyo today yung mga aftermarket parts na nalagay na natin dito sa motor. So itong motor siguro 7 months na sa akin, so bago pa lang siya. Yung makina niya hindi ko pa ginagalaw, so mga accessories lang ang pinalitan ko. So pakita ko sa inyo today. Alright, park muna kami. Pinalit ko sa stock na gulong Michelin Pilot Street, so low profile siya. Yung sa unahan nilagay ko naman doon Michelin Pilot Street din na 9080, so yung stock natin 8090 tsaka 9090, so mas malapad siya ng konti tapos mas mababa. Madulas kasi yung stock na gulong, kaya yan yung una kong pinalitan. Siyempre para mas safe ka kung mahilig ka sa bankingan, mga ganun. So, alam mo na kapit na kapit. Tapos nagpalit din ako ng shock. So itong pinalit ko, YSS DTG Plus. So ang size nyan same as stock, 310mm. So tinaasan ko pa yan kasi laging ang kasimisis. Isang lagay din ako ng tire hugger. Yan, mud guard. Para hindi na siya maputikan masyado. Lalo yung makina. Mayroon kasi yung linisin eh. Ayan yung itsura niya. At tapos, naglagay din ako ng yan, ng bracket para sa top box. So, rack M bracket. Tapos GB box. Ayan, 30 liters na GB box. Ayan ang mga helmet, ayan ang mga gamit nyo. So ito din itong plate holder. Ayan, generic lang yan. So itong mga nilagay ko dito, yung etong isa, yung lumang bar end ng stock bar end. Yan siya. Kailangan ng paggagamitan. Tsaka itong isa, na RCB na bar end. So nagpalit na kasi ako ng lever guard. Kaya hindi ko na nagamit, nilagay ko na lang dyan. Okay din naman yung itsura niya. Ano pa? Itong upuan. Yan, ginawa ko dyan. Pinatabasan ko siya. Kasi masyado siyang mataas para sa akin eh. Masyadong hindi komportable yung korte. Pinatabasan ko, medyo may kurba. Yan. Tapos, lagyan ko rin ng net cover. Okay din yan. Kasi pag nainitan siya, hindi siya ganun kainit sa puwet. Pag upo mo okay lang, tsaka mas parang mas mahangin siya sa pag umaandar eh. Tapos yan, yan din panlaban sa mga pusa, hindi nila i-scratch yung upuan nyo pag may ganyan, kasi para siyang mesh, yan o, malalim, malambot. So ito din, helmet hook. So yan, sabitan ng mga pinamili nyo o pinamalengke nyo. Okay din yan. Tapos, yung slider.
Ang generic na slider. Okay yan, tapakan. Hindi nakalaylay yung paa niya lagi. Wait kasi yung footboard ng bit eh. So ito naman, itong mating niya. So yan. Mapansin nyo, kulay black. Kasi dati may design yan. Ng sticker sa ilalim. Ngayon ako, tinanggal ko siya. Tapos, pininturahan ko na lang ilalim. Kaya, naging black na siya. Mukhang okay naman. So, ito naman. Ang axle cap. Rizoma siya. Tapos ito, pakita ko sa inyo yung gulong na. 1980 yan, na Michelin din. Pilot Street. Tapos harap. So, yan, emblem. Wait na ako ng emblem kasi tinanggal ko na yung mga stickers niya, yung mga decals. Sa akin, mas okay ito kasi mas simple yung tingnan. So, ito yung lever guard. So, ayan, Rizoma lever guard. No, kaya ako nilagay sa likod yung mga dating lever guard kasi ito na yung ginagamit ko. Tapos, handle grips ng RCB tsaka itong lever grip ng RCB din. Tapos side mirrors. Ayan. Generic lang yan. Kaso naka zoom in yan eh. Tapos blue lens. Medyo mahirap sa una. Siguro sanayan lang din. Siguro papalitan ko rin yan. Yung clear lens. Tapos ito. Blind spot mirror, naglagay din ako. Okay yan. Kita mo yung blind spot mo. Pero huwag kayo masyado mag-rely dyan. Shoulder check pa rin lagi para mas safe. Tapos ito, action cam mount. Ayan, side mirror mount. Yung dating ginagamit. Kasi dati, yung purpose talaga ng action cam ko for security. So ngayon na nagtatry ako mag motovlog, kasi siya nagagamit. Pero siguro magagamit ko to kapag may action cam na ako na bago. Nagamit ko siya na second angle niya. So nakaharap naman siya sa akin. So, usually ganun yung nakikita ko sa mga motovloggers. So ito din, Motowolf. Phone holder tsaka bracket. Ganyan siya. So okay to. Hindi ko may ligay mag long ride o ano. Pupunta kayo na hindi niya alam. Useful siya. So yun lang.